amin dito, ang runner na may disiplina pero kulang ang kalaman, may disgrasya pa rin na laging nakabang. Ibig sabihin, kapatid, please. Please, makinig kayong mabuti, mga kapatid. Kapatid, binata, may asawa. Ilan taon ka nang mag-asawa ka? 20. Ibig sabihin, ilan taon ka lang nagsarili sa buhay? Sa marunong mag-imagine. Sinong binata? Sinong binata? Taas kamay. Bro, alinga. Alinga, alinga. Upo ka, bro. Itong binata ang ating... Tuwan-tuwa siya, binata. Kapatid, ilang taon ka na? 20, binata. Kailan ka nag-umpisang mag-binata? 16, 19. 17, ibig sabihin, 3 years ka lang sarili sigap. Ayan, okay. Kakaintindihan tayo. Okay, atras kapatid. Mga kapatid na riders, please, makinig kayong mabuti para maintindihan po ninyo itong topic na ito, important na ito. Makinig ka kapatid. Imagine na ito ay intersection. Okay? Intersection. Si kapatid na rider, may helmet, may ORCR, may lisensya. Walang bad record sa LTO. Totoo. Yes. Ibig sabihin, may disiplina at marunong sumunod. Pero kulang sa kalaman. Eto. Kapatid, habang dito sa Legazpi City may traffic lights. Yan. Okay. Kapatid, nasaan ang traffic light? Turo mo. Nasaan? 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 Sabi mo marunong ka mag-imagine. Nasaan? Ituro mo yung traffic light. Turo mo. Imagine mo, nasaan traffic light? Kita mo. Yan, yan, yan. Yan. Okay. Habang tumatakbo si kapatid na rider, the orange, ibig sabihin, ang kasunod pula. Okay. Siya po ay mag-stop. Intersection. Parang nahihirapan siya mag-ano. Balik nga kayo. Upo ka doon. Nahihirapan lang kayo. Ito, mabuti ito. Dumaan sa pagkapinata at ngayon may asawa. Mas sanay ito. No. Kapatid, intersection. Okay? Habang lumalapit ka sa intersection ng orange, then kasunod pula, di ba? Stop ka doon. Okay, stop. Yan, medyo mabilis. Yan, balik. Mga kapatid, stop ka doon ha. Si partner, may helmet, may ORCR, may lisensya, hindi expired. Maganda ang record sa inyo, walang violations. Pero sabi dito sa slide, ang rider na may disiplina pero kulang ang kalaman, may disgrasya pa rin na laging nakabang. Mga kapatid, please verify. Important dito. Kapatid, pag ganun ko, lakad gigil. Habang approaching si kapatid sa intersection, nag-orange, pumula, kaya stop siya. Go! Okay. Bro, balik, bro. Okay, yung gagawin mo, ha? So, disiplinado, marunong sumunod. Go! Truck driver, hitting the right leg. Boom. Kita nyo? Di ba? Buhay ba ang rider pag ganun sitwasyon? Yes. Tanungin ko kayo, marami bang drivers na nagbibiting na red light? Marami! O, papakita ko ulit para maunawaan nyo. Okay, banat bro. Truck driver, biting na red light. Boom! Sorry. Patay.
Anong gusto kong ipaunawa? Ito po ang gusto kong ipaunawa sa inyo. Ayaw. At ayaw. Yun. Bantayan ang kapwa natin motorista. Kaya dapat na gawin ni partner. Nakita niya nag-orange. One. Slow down siya. Para maramdaman ang nasa likuran titigil. Eh kung nagsiselfon yung truck driver. Second, kung ito ang pagitan ng kalsada, dapat gagamitin niya ang talino niya. Gigilid siya sa pagitan ng ito yung buwit ng kalsada. Ang ibig sabihin, mag-giveaway siya sa gustong mag-beating the red light. Okay? Kapatid, ulitin mo ha. Si kapatid, normally, dapat dito siya titigil. Pero dahil may mga motorista nagbibiting the red light, dapat nakita niyang nag-orange, slow down, nakita niya may kasunod, mag-giveaway siya. Para, kung mag-beating the red light, nakabuhay siya. Ulit. Para maging malinaw sa lahat, ang unang gagawin namin, yung mali. Bro, titigil ka doon. Para, bro. Truck driver, beating the red light. Boom. Oh. Patay. Patay. Binata, may asawa. May asawa. Mukhang kilala ko yun ah. Ba't kilala ka? Huwag na natin pag-usapan yun. Nawawala siya sa focus eh. Bro! O ito ang tamang gagawin niya mga kapatid. Nag-orange, pupula, slow down, titigil, mag-giveaway sa nasa likuran. Para bro, go! Truck driver! Ba-okay siya no? Okay siya. Sino yung sumigaw dyan? Yan, nawala sa focus. Tingnan mo rin. Ba't nag-focus ko? Okay ka. Okay. Tumatak mo na marayos pumula. Para. Truck driver, meeting the red light. Buhay. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito, bantayan ang kapwa motorista. Pag hindi mo binantayan, baka yan ang papatay sa'yo. Gets nyo? Yes! Okay, thank you. Dito ka bro, lagi kang extra. Next! Mahuhusay na dimensya sa diskresya sa pagmumotorsiklo. One! Mag-helmet sa ulo, hindi sa siko. Mga kapatid, napakaraming riders na matay. Patay na, tinatawanan pa. Buo ang siko, basag ang ulo. Marami yan. So dapat, ang helmet ay nasa ulo. Sa lahat ng sandali. Mga kapatid, eto, pakinggan ninyong mabuti. Kung sino man sa inyo, ang nagmumotorsiklo na walang helmet sa ulo, magbago na. Pag hindi ka nagbago, ano mang oras sa punerangya ka mapupunta. Kapag may pamilya kayo, kapag may kapamilya kayo na sumasakay sa motorsiklo na walang helmet sa ulo, one, paalalahanan po ninyo. Two, kapag hindi naniwala sa inyo, huwag kayong mabinigla. Ano mang oras mamamatay yan? Ano mang oras mamamatay yan? Bakit? Napakaraming dahilan para bumagsak ang motorsiklo. Hindi pwedeng iwasan yan. Kaya, lilinawin ko, kapag may kapamilya kayo na sumasakay sa motorsiklo nang walang helmet sa ulo, paalalahanan ninyo. At kung sila hindi maniniwala, huwag kang mabibigla. Anumang oras sa punerangya mo, ma
makikita ang iyong kapamilya. Mag-helmet sa ulo, hindi sa siko. Sa lahat ng sandali at sumunod sa batas trapiko. Ibig sabihin, hindi sapat na may helmet ka, hindi ka naman sumusunod sa batas trapiko. Huwag magpatakbo na sobrang bilis. Dahil ang preno ng motorsiklo ay walang silbi sa biglang sitwasyon o pagtigil. Kung sino man sa inyo ang hindi nakakaunawa na ang preno ng motorsiklo ay walang silbi sa biglang sitwasyon o pagtigil. Kung sino ang hindi nakakaunawa, huwag nang mag-motorsiklo dahil manidisgrasya ka. Samantalang, kung nauunawaan mo na ang preno ng motorsiklo ay walang silbi sa biglang sitwasyon o pagtigil, kapag nauunawaan mo yan, tiyak na tiyak magiging maingat ka. Kapatid, tanungin kita, kung 80 kilometers per hour ang speed mo, biglang tumigil ang truck na nasa unahan mo, okay lang? Hindi. Okay lang, hindi. Kapatid, 80 kph ang speed mo, biglang may nangkat na kotse, okay lang? Okay lang? Okay lang? Mga kapatid, ipapakita ko sa inyo kung bakit. Hindi, mas tayo mga kapatid. Pinamamahagad ang pagkain mo. Yan, halika kapatid. Taga saan ka? Okay, thank you. Pasto ka niya. Sama tingin mo. Tayo ka nga kapatid. Tayo ka, please. Upo ka, kapatid. Ah, ito, yan. Yan. Huwag magpatakbo na sobrang bilis dahil ang preno ng motorsiklo wala silbi sa biglang sitwasyon o pagtigil. Mga kapatid, please, please, please verify. Pwesto. Imagine natin na si kapatid ay Yamaha Mio motorsiklo. Si kapatid sasakay. Gamitin ang isip. Yamaha Mio, nakasakay si rider. Mabilis ang takbo. Kung siya ay sasakay sa kanya at patatakbohin ko ng mabilis, pag sinabi kong tigil, madali ba para sa kanya? Hindi. Hindi. Yes. Now, bakit parang kakonti ang madali mo dito? O gutom lang. Ulitin ko, mga kapatid. Isipin natin, si kapatid ay Yamaha Mio. Si kapatid, rider. Sabi ko, bilis kayo ng mabilis. Takbo kayo ng mabilis. Pagdating doon, tigil. Madali, hindi. Yes, hindi madali. Bakit? Maliit, malaki. Okay. Eto, palit kayo kapatid. Big bike. Ang big bike ko, ABS ang preno. Parang kotse. Hindi ko manamaliit ang inyong motorsiklo, pero yun ang totoo. Pagka ito ay big bike, mabilis ang takbo, may nagkat, iba ang braking system. Nakuha nyo? Ganyan po ang sitwasyon. Kung big bike, samantalang ang sitwasyon po ninyo ay ganito. Ganyan. Kaya, kapag sobrang bilis ninyo ng pagpapatakbo at nagkaroon ng problema, magbe-brake si rider, hindi kaya ng motorsiklo, patay kang bata ka. Yung hindi makumbisi sa pinapaliwanag ko, mamaya paglabas natin, testing.
So, mga kapatid, nakikita ko sa reaksyon ng inyong mukha, naiintindihan nyo. Isa na lang ang kailangan, please, 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 gamitin ang talino. Laging alalahanin, ang preno ng motorsiklo ay walang silbi sa biglang sitwasyon o pagtigil. Agree? Agree! Thank you, bro. Thank you. Huwag sumingit sa mabilis ang takbo. Ah, balik, balik, balik. Bro, balik, bro, balik, balik. Pwesto. Kapatid, please. Kapatid, please. Nakataligot yun lang. Kapatid, presto. Hello. Pakisuyo. Panoodin ninyo at isipin ninyo. Si kapatid, ganito ang sitwasyon, maliit ang motorsiklo nyo, sakay siya. No? Huwag sumingit sa mabilisang takbo. Itong sitwasyon nyo rin, lakad kayo dito. Mabanat, nakita may kasalubong, pupwesto dito. Tanungin ko kayo, mga kapatid. Madali ba? Hindi. Ang gumagawa lang ng kaniko, yung binata. Malinaw? Malinaw? Yes. Ganito ang sitwasyon niyo, yan, ganyan. Hindi madali yan. Kasi ang motorsiklo niyo, accept natin ang totoo. Maliit. Mahina ang performance. Hindi katulad ng ganito. Sa big bike, sa big bike po, palit kayo. Sa big bike po, kung mapapansin ninyo, kahit medyo mabilis ang takbo at may kasalubong, pipitingin yung baywang, papasok yan dyan, stable yan. Yan ang pagkakaiba kasi malaki, mabigat, magaan ang karga, maganda ang disenyo, okay ang preno. Iba kasi ang preno ng big bike. So mga kapatid, tanggapin ninyo ang katotohanan. Maliit ang inyong motorsiklo. Hindi pwedeng mabilis. Pagsingit-singit. Oh. Nakikita ko sa response ninyo, naintindihan nyo. Okay? Yes, thank you. Huwag sumingit sa mabilis ang takbo at iwasan ang pag-overtake sa kanan. Bakit? Nakamindset ang Filipino drivers, walang overtaking sa kanan. Kailan pwedeng sumingit at mag-overtake sa kanan? Kapag matraffic. Pero, doble. Ingat. Doble ingat. Yes. Now, uulitin ko, yung mga binata at handang mamatay, pwedeng huwag makinig. Yung may pamilya, ipinapakiusap ko para sa inyo at para sa inyong pamilya, makinig po kayo dahil ito ay para sa inyo. Sayang ang buhay kung walang sapat na pag-iingat. Iwasan ang magsakay sa motorsiklo kung nakainom ng alak o lasing. Tayong Pilipino, literal na mayabang kapag lasing. Agree? Agree? Yes. Binata, lasing, pwedeng magmotorsiklo. Ang daming privilege ng binata, ano bro? Grabe. Swerte, may karapatang mamatay. May karapatang mag-inaw kahit nagmamaneho. May karapatang mabilis at takbo. Oh. Bilis ng pagpapatakbo ang pangunahing pumapatay sa mga riders. Agree, disagree? Agree. Yes.
bilis ng pagpapatakbong pangunahing dahilan ng mga aksidente na pumapatay sa mga riders. Basag ang ulo, durog ang katawan, baltado ang malumang pinsala sa mga nadidisgrasya sa motorsiklo, sandi ng bangga o sangasa ng ibang sasakyan. Tanong, sino ang handang masagasa? Wala. Sa mga kapatid, naniniwala ba kayo? Karaniwang nadidisgrasya, basag ang ulo, durog ang katawan. Bakit? Sobrang bilis ng pagpapatakbo. Agree, disagree? Mabilis magpatakbo ng motorsiklo ang karaniwang hindi nakakabalik ng buhay sa pamilya. Agree? Yes. Mga kapatid, doon sa mabilis magpatakbo ng motorsiklo, magbago na po kayo. Kung gusto ninyo na araw-araw, makapiling ninyo ang inyong pamilya. Mga paalala at karagdagang kaalaman. Hindi sapat ang helmet sa ulo para sa kaligtasan. Iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Ibig sabihin po, kahit tayo ay naka-helmet, dapat doble ingat pa rin. Agree? Agree. Sa lahat ng sangang daan o intersection, bumagal ng pagpapatakbo at humanda sa maayos na paghinto. Ha? Kapatid, pwesto, para may paliwanag ko sa kanila. Diyan ka. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Importante ito. Naniniwala ba kayo na maraming nagkalisensya walang sapat na kalamang? Yes. Ipapakita ko ang maling gawain ng maraming motorista. Pakinig kayo mabuti. Halimbawa, ako po ay tumatakbo sa provincial road. Si kapatid, barangay road. Eto. Ako ay tumatakbo sa provincial road. Si kapatid, galing sa barangay road. Eto ang maling ginagawa ng marami sa inyo. Bro, pasok, pasok, bilis. Yun, okay na yung galing speed. Balik ka. Mga kapatid, doon sa gustong mabuhay at hindi madisgrasya, please, seryosohin ninyo ito. Ito ang maling ginagawa ng marami. Nasa provincial road, mayroong barangay road. Bro, pasok. Ito ang maling ginagawa nyo. Wala kayong pakialam doon sa secondary road. Ulitin natin. Kapag ka ganitong ginagawa mo, anumang oras pwedeng mamatay ka. Provincial road, main road, secondary road. Marami sa inyo, walang pakialam. Pasok mo, anak. Patay ka dyan. Balik mo. Ano ang dapat gawin sa lahat ng sangang daan? Tumatak ko, nakita ko may naka-intersect na kalsada. Ganito ang matalinong rider. Pasok po. Nag-slow down ako. Sige bro, diretso. Yan, diyan ka lang. Stop. Nag-slow down ako. Nakita ko may parating. Nag-giveaway ako. Anong hindi tama na pwedeng gawin ng iba? Hahabulin. Gago ka. Pum, pum, patay ka rin. Lumipat ka lang. Diba? Anong dapat gawin? Balik ka bro. Mga kapatid, importante ito. Makinig kayo. Pasok bro, pasok. Nag-slow down ako. Nakita ko may turning giveaway. Stop. Di ba normal nagagalit tayo, tama? Simple lang. Buntong hininga. Mabuti, nag-seminar ako sa ARSA.
Next. Eto pa. Eto, mas madugo ito. Tanong sa inyo. May nagbubunding na red light, wala? Meron. Marami. Marami. Yes. Eto. Mga kapatid. Green light. Green light. Si partner, red light. Ipapakita ko sa inyo ang senaryo kung bakit mamamatay ka kapag hindi mo ginamit ang kokote mo. Si kapatid, red light. Ako, green light. Ang gagawin ko, yung maling ginagawa ng marami. Okay? Si kapatid, magbibiting na red light. Ako, green light. Wala akong pakialam. Diretso sa green ako eh. Oh, pasok po. Green light ako, nagbiting na red light siya. Boom. Patay. Oh. Na-imagine po ninyo. Balik ako. Ngayon. Ano ang dapat mong gawin? Green light. Dahil may mga nagbibiting na red light, ganitong gagawin ko. Pasok po. Green light ako, slow down. Ay, putyang ina. Buti, nag-seminar ako sa ARSAC. Kung hindi, patay. Patay sana. Naintindihan niyo po? Yes, sir. Ipinapaunawa ko sa inyo, thank you. Maraming nagbibiting the red light. Kaya, pag ang ginawa mo, green light, dire-diretso ka, pwedeng bukas, pwedeng next week, mamatay ka. Naintindihan? Yes. Kaya sinasabi ng ARSAC, sa lahat ng sangandaan o intersection, bumangal ng pagpapatakbo at humanda sa maayos na paghinto. Huwag kakalimutan. Ha? Huwag kakalimutan. Huwag ipilit ang right of way. Dahil kapag ipinilit mo ang right of way, kapag namatay ka, hindi na pag-uusapan ang right of way. Ang pag-uusapan, way to heaven. Paano nga ipanilibig? Malinaw, mga kapatid? Sa lahat ng intersection po. Next. Magbigay ng respeto sa kapwa dahil marami na ang namatay sa pagiging basto at arugante. Marami sa kalsada, pag nagkasakyan, ang tapa, gago ka, hindi ka nag-iingat. Oh. Eh may baril, pok-pok. Patay ka. So mga kapatid, tatandaan po ninyo, walang may gusto ng aksidente. Wala. Kaya dapat, kapag kayo involved sa aksidente o sagian, habaan ang pasensya. Dahil kapag pasiga-siga ka at ang natsimpuan mo may baril, patay ka. At pag na-disgrasya ka, ang kawawa ang iyong pamilya. Kaya pag may kaunting problema sa kalsada at pasiga-siga ka, pag tinanong mo si Colonel Musita, ikaw ay B.O.B.O. Guwapo. Dahil kung sigaw ka, hindi mo alam may baril ako, dinuro-duro mo, binaril kita, pum-pum. Ipanilibin ka lang. Sinong kawawa? Pamilya. Pamilya ang kawawa. Lalo na kung ikaw ay mayroong anak. Kaya mga kapatid, sa mga kapatid natin, riders, partikular yung mga may pamilya, gamitin ang talino. Eh, ang tapang mo nga, dinuro-duro mo ko, yabang mo, pum! Pinatay kita. O. Oh. Di panilibin ka. Sino kawawa? Pamilya. Mga kapatid, sa lansangan, laging gagamitin ang talino. Magbigay ng respeto sa kapwa dahil marami na ang namatay sa pagiging bastos at arugante. Huwag susungatin ang kapwa. Oh.
Nakita mo, kapagits-pagits, may kulay ang buhok. Hindi mo alam, may baril. O, disgrasya ka. Pag na-disgrasya ka, yun na yung butas na huling makikita mo na mapula. Hindi mapula-pula, mapula talaga. Hindi mainit-init, talagang mainit. Boom! So mga kapatid, magbigay ng respeto sa kapwa at huwag bastos at arrogante. Huwag ito walang bahala ang maintenance ng motorsiklo. Kalbo ang gulong. Pag tumama sa sharpens, maaksidente, pwede mong ikamatay. Overuse ang kadena, naputol, naipit, maaksidente ka, may parating na truck, pwede mong ikamatay. Sa mga kapatid, huwag ipagwawalang bahala ang maintenance ng ating motorsiklo. Eh, kanal, eh, lagi na lang eksakto yung sendo mo eh. Kulang pa ka. Madali ang solusyon. Ibenta ang motorsiklo, bumili ng 5 gulong at 5 kadena. Anong gamit mo dyan, Kernel? Eh, binenta na nga. Para kapag may motorsiklo na uli ikaw, ang dami mong reserva. Yeah? Simple lang. Hindi kailangan matalino. Ang kailangan may diskarte. Gusto niyo pa ng diskarte? Simple. Kaya advantage ninyo eh. Member kayo ng One Rider. Diyan. Meron ang motorsiklo, dalawa, tatlo. Meron dyan. Sino ang dalawang motorsiklo? Tapos kamay. Oh, sige, meron. Yun o, meron. Pag malapot na yung oil ng motorsiklo mo, hiramin mo siya, yung motor. Overnight, patuloyin mo. Yung sa'yo, patuloyin mo din. Kinabukas ang pagpalitin mo. Hindi ba? So, mahal mo din, maintenance ng motorsiklo, mahalaga po. Humagal at higit na mag-ingat kung may nakaparadang sasakyan. Kapatid, please. Talikan. Mga kapatid, verify. Marami na na-disgrasya dito. Maraming rider, may nakatingin na sasakyan. Walang pakialam. Yan, kandidatong mamatay yan. Oh, bakit? Eh, ganito. Wala kang pakialam. May nakatingin. Eh, nagkataon, may sasakyan pa dito. Pasok ka dito. Natsip po, nagbukas ng pinto. Buhay patay. Patay yan. Mga kapatid, hindi ang kwentong barbero. Totoo po yan. So, ano dapat gawin? May nakita kang sasakyan. Nakatigil. Huwag. Dumistansya kang pakaliwa. Para pag nagbukas ng pinto, libre ka. Two, mag-slow down ka ng bangya. Bakit? Ito, pwesto ka na. Ay, ito. Pag parating ako, dapat ka doon, ha? Ah, ito yung maling, papakita ko yung maling ginagawa ng iba, ha? Eto, walang pakialam, pasok bro. Boom! Oh. Hindi nga nagbukas ng pinto. May lumusot namang bigla. Balik ka bro. Bro, pag sinabi ko ang pap, gaganan mo, ha? Oh, may nakita kang sasakyan. Nakatigil. Una, dito ko sa gawing kaliwa. Sige bro, pasok pa. Oh, yan o. Tapos, slow down ako. Oh, see? Buhay. Sino ang pwedeng kaskasero? Binata. Nasundan po ninyo. Nasundan. Mga kapatid, alam ko, itong aking dinidiscuss, alam ninyo. Bakit di pinapaliwanag ko? Nakakalimot ang marami sa inyo. Magpatak mo ng tama lamang sa mga gormada. Marami sa inyo ang yayabang sa gormada ang bibilis.
Asan yung extra kanina? Teka mo. Madam, please. Yamaha Mio. Ang rider si Madam. Yan. Mga kapatid,